dito mapapanood nyo ang one touch one stress management na ini-encourage ko. One touch one stress management kasi I always believe na it's time na hinahawakan natin yung biik temporarily, natigil yung paglaki nila. So maybe it's negligible ang effect, pero to me it matters most para hindi stress yung biik, mas mabilis sila lumaki. Now dito sa one touch one stress management, nagpuputol tayo ng ngipin on the third day. The third day, nagpuputol tayo ng ngipin para ma-maximize natin yung colostrum absorption ng biik. Given na pag ihahalin tulad natin sa tao, pag masakit ang ngipin, hindi tayo makakakain ng maayos. Just the same thing with the piglets. Medyo bawas yung pagdede nila because they're suffering from the pain caused by the cutting of the teeth. Binibiyak natin yung ngipin na yan. So, medyo bawas yung absorption nila ng colostrum because sa sakit ng ngipin na nararamdaman nila. Now, next, ang paggawa natin ng bloodless castrations. Kinakastrate natin sila on the second or third day, whichever is convenient to me. For the purpose na during that time, pagka kinakapo natin sila, yung absorbed colostrum makes the healing of the wound faster. Mas mabilis gumaling ang kapo natin sa 2 days or 3 days old na mga biik. Now, also makikita nyo rin dito ang paggawa natin ng bloodless na pagputol ng ngipin. Now, pagdating naman sa iron, yung iron na ginagamit natin dito is 200 mg or 200 mcg, micrograms per ml. Yun ang ginagamit natin dito para mapangangatawan natin yung one touch, one stress management. Now, towards the end of the video or yung mga clips na following this, sinadya kong i-slow down para magiging slow motion para matutunan nyo. I see to it that all my videos will be self-learning para matuto kayo lahat kung paano natin ginagawa on an easy way para mas mabilis ang pag-process natin ng mga biik without asking for help. Tayo na lang, we could always do it. Even my wife, kaya niyang mag-gawa nito alone. Kaya nga lang, since babae, iniipit-ipit ng husto lahat, pati katawan kasama sa pag-ipit. Pero still, I will always go for a one-touch, one-stress management para ma-maximize natin yung pig growth. So, please, tiyagain ninyo ang pagpanood ng video towards the end. May pasabog sa towards the end of the video. Please watch.
Kaya nga pinasok ko, no? Then, inat ba siya ko? Basta akong, ano, loyless. Para hindi ka mo ma-pulmon, pulmon, ha? Pulmon niya. Uy. Nemo ko siya lagi nakabit is ding ding. Ikan ka kwan. Ang kwalan? Kaya yung namin, kumistan-istan ka pwede mo mga Islan ko lang dyan, may imo lang ko lang eh. Nabahan ko lang. May piyak to mo. Piyak na lang. May piyak siya na. Lakuan, magdako mo dyan. Matakas. Huwag na tayo dahilo pag ilis mo. Magdarawak na na dyan, ang buto na na dyan. Bulag mo naman. Now, this is it. Ito na sinasabi ko. Yung slow motion natin. Para makikita nyo kung paano yung tamang paghawak sa biik in cutting the teeth, ang pagpuputol natin ng biik. Na, as gaya na sinabi ko kanina, magagawa ninyong mag-isa. It's just a firm grip para yung movement ng biik ay minimize. And then, ang lower portion lang naman ng katawan gumagalaw. And yung ulo. Hindi na if you do give that firm grip. Now, dito ngayon, pinapakita sa inyo, nagpuputol tayo ng ngipin. Yung ngipin ay 4 pairs. 8 ngipin ang puputulin natin, sagad sa gilagid. There are instances na pagka tinitingnan ko is mahaba pa yung ngipin. Since hindi maganda yung pagkakaputol, nagkakaroon ng sharp edges yung ngipin, still ganun pa rin siya nakakasugat. So we make sure na sinasagad natin sa gilagid. Then next, we're going to give the 200 mcg or 200 mg iron para isang beses lang tayo magbibigay ng iron sa mga biik at day 2 or 3. Then after that, makikita natin dito yung pagputol ng buntot bloodlessly. Okay? Hold the tip. Then we press. Press natin. Iniipit natin yung ugat. And then, atras. Tuloy na. Cut. See? No blood. Now, ang magiging kasunod nito ay, by the way, yung gamit natin dyan ay only wire cutter. I had been using that wire cutter. Yung nakikita nyo, it has been used for the past 15 years now. Okay, now, dito na tayo ngayon. Mag-uumpisa na tayo ng bloodless castration. Okay. Pagka nagkakapon tayo, you make sure na yung pagpiga or pagpisil mo ng itlog is parang puputok na. Yung makikita natin minsan doon is parang kumikintab-kintab na para for easy slicing. Pag-slice natin, a light press on the blade will immediately expose the eggs. Gaya niya, no? Kikita mo after the slice, litaw. Now, ngayon, litaw niya,
Kita mo dyan, balot pa yung itlog. We don't have to open the balot. Hihilahin na lang natin yan. Kasama yung tangkay, and pag nasama yung tangkay, there's nothing wrong with that. Nung una kong ginagawa yan, kinakabahan ko ako. Akala ko is bituka. But it's not. It's just the tangkay. I don't want to take any technical terms on that because I am talking to you, backyard farmers, and nagpapagulo lang yung technical terms. Another one, yan. This is the single slit. Hinila lang natin yung para pinaka-wall or pinaka-divider ng between the two eggs. Then, ayun, lumabas na ulit, hila na naman. Now, yung next natin dyan is we will spray it with a wand spray or Combinex. It is an antibiotics, anti-maggots, and secrepellant para hindi datapuan ng langaw, hindi mag-iitlog yung langaw, hindi magkakaroon yung sugat. And mind you, castrating at this age helps in the healing because of the colostrum. Now, still dito, we're going to do the same except sa part ng castrations mamaya. Here, we will cut the teeth. Si lalagay mo yung hinlalaki mo sa may pinaka ano ng bunganga sa gilid towards the end of the jaw para hindi niya maisasarado yung bibig niya for easy cutting. Again, let me remind you, there are 8 teeth for pairs na dapat nating putulin na sagad hanggang sa gilagid. Kasi ang may mga exposed teeth pa minsan because of the cutter binibiyak natin, may mga sharp edges na natitira and still nakakasugat pa rin yun sa mga dede ng inahin. So, follow until you will see the portion of the double slit castration. Pagputol ng buntot, bloodless. Ipit. Atas. Okay, now ito, makikita nyo magkakapunta yun ng double slit castrations in which I was once busted for doing double slit old school daw. Pero just for the benefit of those who cannot do it on a single slit para sa mga first timers, let me show it to you. Okay, now, the same procedure. Bigain mo ng gusto. Then, sa isang itlog, you will do the slicing. Very light ang pressure mo sa blade para hindi matanggal yung pinakabalot ng itlog inside. Okay, just take a look at that. Now, exposed na yung itlog. The smaller the slice, the better because para mas mabilis siyang gumaling. Then, bigayin mo lang siya kasi lalabas naman talaga na naman yung itlog niyan. Pag na-press, bigyan mo ng light pressure once an opening has been made. Now, there goes the second egg. Now, there you are. Hihilahin na lang natin. One. And then, another one. Okay, there you go. Look at that. Dalawa ang sugat ng pinagkapunan natin. Then we spray with the wand spray. And that's how it is. Dalawang style ng paggawa ng piglet
castrations on the third day. That is the third day. But minsan, I even though it second, first day, minsan, depende sa area kung gaano siya kalayo sa civilization. Then, you will see the same. Ganun pa rin yan, the process. Cutting the teeth, giving the single dose iron, bloodless cutting of the tails, and the bloodless castration. So, meron pa tayong isa, yung kaabang-abang, yung kasunod. Single dose iron. Bloodless na pagputol ng buntot, ugat, atras. Ang bloodless na pagkapot. Now, towards the end, the dalawa na lang. And ginawa natin, dalawa na lang natin pinagsabay. Now, this time, nakita mo sa may pigi, o sa may hita natin nilagay yung iron. Then, magagawa tayo ng bloodless cutting of the tail. Okay. Now, next is we are going to cut the teeth. There you see. Putol natin yung ngipin. Again, there are 4 pairs. 8 teeth, and then pag pinuputol natin sagad hanggang gilagid. Just make sure naman na hindi natin abutin yung gilagid. Then, okay na siya. Since babae siya, he has to go ahead. And then itong isa, magkakapon. The usual way. So, sana may natutunan na naman ulit kayo sa video ito. Ayan, nakita mo, exposed siya. Then, that's it. Then, find the wall between the 2 eggs, the 2 scrotums. Slice the divider, the wall. Expose mo yung itlog. Then, press. Labas na siya. Hilain mo. That's all. Na ngayon, kung may natutunan kayo, please huwag tayong magdamot sa kapwa. Ituro natin sa kapwa natin. So, sana may natutunan naman kayo dito sa mga videos ko na ito.
whatever it is you learned from the videos, please huwag niyo ipagdamot. I-share niyo. I too was a new fight. Naging baguhan ako. I was once in your shoes. Kung hindi sa mga mapagkakawang gawa, yung hindi madadamot ng mga tao, I will never learn this. I did my research, I did my experimentations, and mind you, research, experimentations is a very long and tedious and very expensive. So, nagawa ko na, na-share ko sa inyo, sana I cut everything for you. Nabawasan natin yung time, nabawasan natin yung expenses for the research and experimentations for you. Baka mamatayan ko ng big because of your experimentations. So, honestly, I want you to absorb whatever it is. Iwanan nyo na lang sa akin, ako na lang ang gumastos sa lahat ng mga expenses towards the experimentations. May mga namamatay in the process. May mga nagkakaroon ng infection in the process. Naggabigay ako ng mga gamot na hindi angkop sa tamang karamdaman. Now, I am here offering you what I have learned through my research, experimentations, na sineshare ko sa inyo ng libre. If there are clarifications you would like to know, gusto nyong i-verify yung mga videos ko, you could always PM me. Message na lang ako and get my contact number and then usap tayo. Ayaw ko lang sumagot sa tawag sa messenger kasi mamumulubi ako. I am not that rich. Papansin ko na lang ubos na yung load ko. That is why pag nag-try kayo mag-attempt tumawag sa messenger, I intentionally cut it short. Tawagan niyo ako sa phone. Pag napansin ko, sasagutin ko. Thank you.